Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Lorenzo Buenviaje Relyosa, ang kasalukuyang presidente ng Telepreneur Corporation at ng Luluran International Corporation. At ako rin po ay isa sa mga pinalad na mayor-elect ng FAMI Laguna. Since ako ay nasa pribadong sektor pa noon at hindi pa ako government official, ang naitulong at naiambag ng aming company sa at ng aming pamilya sa aming minamahal na bayan ay ang pagbibigay ng suporta sa mga naapektuhan ng pandemic. Sa kasalukuyan, talagang maraming dapat ayusin sa aming bayan ng FAMI. Although lahat naman ng mga naging mayors namin at mga government officials, talaga nagkaroon din ng contribution sa bayan namin. Pero ang isa sa talagang dapat na mabigyan kagad ng agarang solusyon ay ang usaping panghanap buhay. At ganoon din sa infrastruktura. Pangunahin na yung pagbaha sa tuwing mayroong mga kalamidad at pagbagyo. Malawak, malaki yung plano ko sa ating mga kabataan kasi nga naniniwala ko na itong mga next generation, dito na dapat manggaling yung mga susunod na mga leaders ng bayang ito. During the campaign, in-involve ko talaga sila. Nagkaroon tayo ng mga training and seminars para i-ready sila sa mga livelihood na papasok at pagiging programa natin. Nakakatuwa naman kasi talagang nakita ko na yung commitment ng mga bata na maging part talaga ng pag-unlad ng bayan ng FAMI. Isa sa mga tututukan ko rin ang programa natin sa ating mga senior citizen kasi nga mukhang dapat magkaroon ng mga karagdagang benepisyo o kung makakaroon pa ng adjustment para doon sa mga benefits na dapat natatanggap ng ating mga senior citizen. Tingnan ko rin kung ano yung may dadagdag pa sa usaping pangkalusugan nila kasi nga dapat talaga hindi nakakalimutan o hindi napapabayaan ang ating mga senior citizen. Since ako naman, alam naman ang lahat, open book yung story ko. Ako yung matagal din yung naging tricycle driver. So talaga mayroong special spot ang mga tricycle driver sa puso ni Tatay LR. Titingnan ko kung marami akong plano sa kanila katulad ng pagsasaayos ng mga pilahan nila, yung ruta na talagang magiging kumbinyente sila. Tsaka siyempre dapat talaga mabuhay talaga ang komersyo sa aming bayan para magkaroon din ng magandang epekto sa mga mananakay natin at magkaroon din ng dagdag kita yung ating mga tricycle drivers. Tsaka nagpaplano rin ako na talagang i-ano yung federation nila and magkaroon ng programang makakadagdag para sa extra income ng ating mga tricycle drivers. Napakalaki ng pangarap ko sa bayang ito kasi unang minahal ng father ko ito. Matagal din nag-serve as a mayor ng FAMI ang aking father. Napakalaki po. Napakaganda ng aming location. Pwedeng buhayin talaga ang komersyo at ganoon din ang agrikultura at makapag-create ng maraming livelihood, maraming trabaho rito kasi kailangan humanap din ang opportunity sa labas ng bayan ng FAMI. So kailangan dito tayo, dito mag-train ng mga pupwedeng maging makikita natin opportunity sa labas. Kailangan i-ready lang kasi sila para yung oportunidad sa labas magmamatch or naka-align doon sa demand sa labas. Kailangan talagang i-empower natin yung mga tao natin. So, ay ang prayer ko, ang aking vision para sa bayang ito, maka-create ng maraming trabaho at the same time, mabuhay ko rin ang turismo sa tulong ng ating sangguniyan. Kailangan talagang buhayin din ang kultura. Hindi lang mga tourist spot, even mga kultura natin, kailangan buhayin yan at i-develop. Napakaganda kasi nung location ng FAMI. Sa isang negosyanteng katulad ko, kitang-kita ko, nabivisualize ko, in the future, talagang pag na-develop to, mabubuhay natin ang komersyo. Ang pagtulong sa kapwa, una-una, talagang dapat nagagaling dito. Pangalawa, dapat wala ka talaga hinihintay na kapalit.
Kasi the moment na meron kang in-expect in return, hindi tulong yun eh. So, ako, ganun ang naging mindset ko, even sa family ko, ganun ang naging kultura namin. Sabi magkakapatid, yung family ko, even my kids, my wife. Pag tumulong ka, talagang tulong. So, huwag mong hintayin, huwag kang mag-expect na may babalik sa'yo. So, masarap kasing makarinig ng pasasalamat sa mga taong talagang natulungan mo. Kasi kahit naman ako, dumaan din sa buhay ko na kailangan ko ng tulong eh. So, alam po yung pinagagalingan ng mga taong humihingi ng tulong. Kaya, ang prayer ko noon, the moment na maging okay ang situation ko, tutulong ako sa mga taong na kailangan ng tulong kasi alam ko kung ano yung nararamdaman nila. Una-una, dapat talagang isa puso mo na as a mayor, ikaw ay tatay. So, ituring mong lahat nung nasasakupan mo, talagang mga anak mo. Di ba, pag ganun ang relasyon mo, ganun ang treatment mo sa nasasakupan mo, pag anak mo talaga, mahal mo yan. So, wala kang iisipin iba kundi kung paano mapapabuti yung mga anak mo. Tsaka talagang dapat i-guide sila. At ang pinaka-importante sa lahat, kailangan talagang may bigay mo yung para sa kanila. At huwag mong pag-interesan yung mga bagay na para sa kanila. Diba? Kailangan i-set aside mo yung personal interest mo. Sa akin kasi, ang talagang definition ko ng pagiging mayor ay servisyo. Magkaiba kasi ito sa corporate world at saka as a public servant. Pag pumasok ka sa politika or naging mayor ka or naging kahit anong government official ka, officer ka, dapat talaga from day one pa lang ang mindset kung magsaserve ka. Hindi ikaw yung pagsaservisyohan. So, kailangan mong gabayan, kailangan mong pangalagaan, at kailangan mong ibigay talaga yung the best mo para sa mga anak mo at sa bayan na sasakupan mo. Sa akin, mas masarap tumulong kaysa ikaw yung tinutulungan. Mabuti lang ikaw yung nasaktan kaysa ikaw yung nakakasakit. At simpleng ngiti, yes. Pwede ka magpagpabago ng buhay ng maraming tao. So, at isa pa, napaka-importante talaga, lahat ng mga achievements mo sa buhay, lahat ng mga naabot mo, mga na-accomplish mo sa buhay, dapat kinikilala mo talagang galing sa kanya. Hindi ito galing sa sariling talino at lakas natin, kundi galing talaga sa kanya. Sa lahat po ng may kakayanang tumulong, huwag po kayo mag-atubili, huwag kayo magdalawang isip. Share natin yung mga blessings na yan, time, talent, treasure. Di ba sabi nga, pag merong pagkakataong tumulong at hindi ka tumulong, may kasalanan ka. So, pag merong pagkakataong tumulong, huwag mo palalampasin yung pagkakataon na yun kasi believe me, iba po ang pakiramdam pag ikaw yung ginamit ng Panginoon na instrumento para ipabot yung tulong sa mga taong talaga namang nangangailangan ng tulong mo. Kailangan laging buhay yung pag-asa natin. Pag nakakita po tayo ng mga taong pwede natin paghugutan ng inspirasyon, pwede magbigay ng pag-asa sa atin, kapitan nyo sila. Huwag na huwag mong bibitawan yung hope na yon, kasi yan po ang pagsisimulan ng pwedeng miracle na mangyayari sa buhay mo. Sa case ko po, marami ring pangyayari sa buhay ko na very challenging. Hindi ho naging smooth, hindi ganun kadali bago ako nakarating dito sa kung ano man meron ako ngayon. Napakarami pong mga pangyayari sa buhay ko na talagang pwedeng mawalan na rin ng pag-asa. Pero I thank God kasi hindi dumating sa punto ng buhay sa punto ng buhay ko na talaga totally bumitaw ako. Kasi ano talaga ako, mahilig akong
humugot ng inspirasyon doon sa mga taong alam kong dumaan din sa ganitong klaseng journey nila, sa ganitong klaseng sitwasyon, pero nakabangon. At hindi lang basta nakabangon, talagang may mga naabot at nakapagbigay din ng inspirasyon at pag-asa sa maraming mga taong nawawala na ng pag-asa. Sa lahat po ng naniniwala sa akin, maraming salamat po. Patuloy niyo pong paghugutan ng inspirasyon yung kwento ng buhay ko. At kung sakaling dumating naman po yung pagkakataon na naging okay ka na, dapat maging inspirasyon ka rin sa iba. Gamitin mo yung istorya ng buhay mo para makapagbigay ng pag-asa sa mga taong talagang nawawala na ng pag-asa. Ako po si Lorenzo Buenviaje Reliosa, sumasaludo para sa bayan.